sabihin mo Google Assistant. At mayroong magpa-pop up dyan mga katiktik. At pag nag-pop up, sabihin mo Open Settings. At yun mga katiktik, kung saan na tayong pumasok sa settings, disable lang natin ang talkback, hold natin ang volume up at saka volume down. Ayan na, disable na po ang talkback disable. At yun nga mga katiktik, Redmi 10C. So papasok tayo dito sa special features at sa kasamaang palad mga katiktik. Wala po tayong nakikitang second space. So hindi po siya working sa second space. So ang gagawin na lang natin is pupunta dito sa accessibility at i-on natin ang accessibility menu. Yan, turn on lang natin yan, allow. Tapos magkakaroon tayo dito ng ito. So pipindutin mo, testing mo lang mga katiktik. Ayan, so working po ang ating accessibility menu. Ibaback lang natin at pupunta tayo dito sa apps. Hanapin natin yung apps mga katiktik. Ayan, apps. At pipindutin natin, punta tayo sa manage apps. At hahanapin naman natin dito mga katiktik ang Google Play Services. So hindi natin makita, pindutin muna natin tong sa taas. Yan, show all apps. Ito, show all apps. Tapos dito mga katiktik, type lang natin Google Play. At ito yung mga katiktik, Google Play Services. Tap lang natin at kung makikita natin, hindi din natin siya ma-disable. So back lang natin, proceed tayo dahil hindi natin ma-disable ang Google Play Services. Pagka-open mga katiktik, itap mo lang dito yung Android setup. Yan, Android setup, tap mo yan.
Tapos, piliin mo yung walang icon na setting. So, ito yun mga katiktik ko. Yung walang icon na setting, ito yung itatap natin. Tap natin yan. So, kung napapansin nyo, bumabalik siya dito sa may Wi-Fi. Gamit tayo ng accessibility menu. Tapos, yung Google Assistant. Sabihin mo, open settings. Tapos, balik tayo dito sa may Google mga katiktik. Tap natin yung Google. Balik tayo dun sa may Share Me. Google, tapos yung question mark. Tapos, itong tatlong toldok, share article, and then itong share me. So, yun ang itatap natin. Tapos, antay natin matapos mayroong commercial yung share me. Kaya, close lang natin. Tapos, pindutin natin itong history, and then run natin ulit yung activity launcher. So, sa baba nito mga katiktik, mayroon kang makita na mga Android. Ayan o, Android na icon. Punta tayo sa pinakababa, ayan. Magbilang ka dyan, 1, 2, 3, 4. Yung pang-apat ang itatap mo mga katiktik. Ayan, tap mo lang yan. Pindutin mo yan, 1, 2, 3, 4. Tap lang natin yan mga katiktik. At pagka-tap natin yan, kusa na po siyang pumasok dito sa home screen. Pero hindi pa po tapos yan mga katiktik. So hanapin natin dito sa home screen ang activity launcher para matapos ang ating bypass. So ito na po yung activity launcher mga katiktik sa kabilang home. Ito, itatap lang natin yan. At this time mga katiktik, yung pangatlo naman yung itatap natin. 1, 2, 3, yan yung pangatlo. Set up my device.